si Jose Protasio, Mercado Rizal, Alonso y Rialonda, o kilala rin sa tawag na pangalang Dr. Jose Rizal, ay kilala din siya sa pagiging magaling na manunulat at magaling na manggagamot, pintor, at higit sa lahat, kilala siya sa pagiging pambansang bayani ng bansang Pilipinas. Ngunit, alam nyo ba na nagpakita rin si Rizal ng angking galing sa larangan ng pagnenegosyo? Noong July 6, 1892, si Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa Dapitan noong July 14, 1892. Apat na taong namalagi si Rizal sa Dapitan kung saan nang gamot siya ng may sakit at inikayat niya ang mamamayan na magbukas ng paaralan, inikayat din niya ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong September 21, 1891, nakatanggap si Rizal Carcinero at isang Espanyol na neurolog ang ikalawang gantimpalang 20,000 piso sa kanilang tiket na may bilang na 9736. Ang naging hari ni Rizal ay 6,200 piso. Ibinigay niya ang 2,000 sa kanyang ama at 200 kay Jose Maria Baza na nasa Hong Kong. Ang natira ay kanyang ginamit sa pagbili ng lupa sa Talisay na 1 kilometro ang layo sa bayan ng Dapitan. Ginamit si Rizal ang kanyang panahon sa Dapitan bilang isang magsasaka. Umabot ng 70 hektarya ang lupa ang kanyang pag-aari na tinaniman niya ng abaka, niyog, tubo, mais, kape, at kokwa. Ginamit din ni Rizal ang modernong pagsasaka sa pamamagitan ng pag-aangkat sa Estados Unidos ng mga makabagong makinarya. Nakipagsosyo si Rizal kay Ramon Carrion na mangangalakal na taga-Dapitan sa negosyo ng pangingisda, kuprahan at abaka. Itinayo din ni Rizal ang kooperatiba ng magsasaka sa Dapitan upang mabawasan ang monopolyo ng mga Tsino sa lugar. Naging malikhain si Rizal sa paglikha ng sulpukan, isang pagsindi ng sigarilyo na gawa sa kahoy, at makina sa paggawa ng bricks. Itinayo ni Rizal ang sistema ng patubig sa Dapitan upang magkaroon ng malinis na tubig, paglagay ng ilaw sa lansangan, pagpapaganda ng liwasan, at paglagay ng mapa ng Mindanao sa plaza. Natunghayan natin ang buhay ni Rizal sa larangan ng pagnenegosyo sa Dapitan. Naway magsilbi itong aral at inspirasyon sa ating mga kabataan upang magsumikap sa buhay. Dahil ang sabi nga ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan.